Hello guys. Guys, update lang ako at may natitira pa kaming 6 days. 6 days na lang kami dito, guys, kasi it's time to go home naman. At kaya nag-update din ako dahil yun na nga guys, magtatapos na rin ang aming bakasyon at nakakaabot din kami ng 5 months. So, sa mga nakikita nyo na guys, yung aking mga video na binisita ko ang aking papa at iniwan ko si Ruby ng 1 month dito at okay naman ang lahat dahil nakapagtiyaga din siya na hindi ako kasama. Yun ang first time lang namin guys na hindi magkasama ng the whole month. Ayan. At syempre, masasabi nating nag-iisip din ako noon nang bago ako umalis dito na father or husband. Wala tayong pagpilian guys, kundi bigyan natin ng oras ang bawat isa. Syempre, father ko yon, husband ko to. At syempre, di ba, walang pagpilian guys. Ang isipin na natin guys, nagbigay tayo ng time para din sa ating father. At syempre, di ba, father natin yon at syempre, husband ko to. At nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa Diyos. Talagang ginabayan niya rin ako. Ginabayan niya rin ang asawa ko dito na kahit nag-iisa siya ay okay naman siya. Yun nga lang guys, sa umpisa ay medyo mahirap nung umalis ako. Dahil iniwan ko siya, iyakan blues, ayan, may iyakan din kami. At syempre, more iyakan ay ako. Dahil every night naman talaga na, guys, doon sa pagsapit ng sunset ay magkasama talaga kami niyan. At talagang ina-amaze namin yung sunset. At talagang naman sa mga nakikita nyo ay maganda talaga dito yung sunset. At yun guys, ang pag-holiday namin ay talagang ano ba tawag nito, talagang inano namin guys, kasi we don't know for the next year kung makakapagbakasyon o hindi. Sana nga lang ay okay ang lahat, kasi mahirap din guys magbakasyon. At saka mega love shoutout nga pala doon sa nagsabi, buti ka papa, vacation ka na lang. Ngayon lang talaga kami guys nagkaroon ng time na for the whole winter ay wala sa bahay. Medyo nahirapin din yung bunso ko na nasa amin. Siyempre yung paglalaba niya ay talaga namang hindi ko yan isinanay na maglaba siya at sa mga kapatid niya at yung sa panganay ko nga na ngayon ay nagkaapo na ako guys. O ayan, 2 weeks na may apo ako at lolang lola na nga. At yun guys, yung pangalawa kong anak, yun ang very supportive ko na nagbibigay din sa akin ng inspirasyon dahil sabi ko sa kanya, wala ka ko sa tabi ng papa mo ng 1 month, ay sinasabi niya, mama, kaya mo yan, kayanin mo yan, at talagang kailangan mo rin magkaroon ng time doon kay Opa Roger. Opa Roger kasi guys, ang tawag nila sa papa ko, sa lolo nila. At talagang siya ang inspired ko dahil marunong siya mag-advise sa akin. Anak ko lang yon pero marunong mag-advise. So, hindi ko sinasabing anak ko lang yun. So, syempre, very, very supportive kami sa bawat isa, sa isa't isa namin. Ang sa umpisa nga pala nga, guys, bago kami nagbakasyon, talagang hindi ayaw ko. Kasi nga, alam nyo naman ang nangyayari dito sa mundo, ay diniretso ko na lang na magbakasyon kami ng matagal dahil kailangan din namin na magiging stable ang bawat isa. At dahil yung mga anak ko, hindi ko pa rin kasi naiiwan niya ng ganung katagal. Naiwan ko man sila noon, pero kasama ang papa nila. And this time, for the first time na wala kami, winter time pa naman, lalo na yung paglilinis sa mga ice na nag-snow sa amin, sila na ang nandoon sa bahay guys. At lalo na sa paggawa ng mga heater at saka sa bahay. Ayun, pero
ayan, excited na rin kami na makauwi sa bahay, excited na rin kami ng na, ni Hubie na makita na rin ang aming apo, at excited na rin ang bawat isa na meet again. What I mean is home sweet home. At syempre, kahapon, exactly na 1 week kami na lang dito, at ngayon ay 6 days na lang. Kahapon pinag-usapan namin ni Hubie na sabi niya ay sana dito lang muna tayo, pero it's not advisable, guys, kasi syempre may family din tayo. Kahit na malalaki ang mga bata at yung mga anak, ay kailangan din nila tayo, at lalo na mayroon tayong apo ngayon, at meron tayo, at saka in second place is hindi rin kami pwedeng magtagal talaga dito. Yung umuwi ako ng Pilipinas, nagkaroon ako ng stamp ng until May 17. Hanggang May 17 pwede akong magstay dito sa Thailand, pero si Hubie until April 6 lang, guys. Yun lang ang binigay, kasi dito lang siya nagpa-extend ng kanyang visa. Pero ako, nung umuwi ako sa bahay, na-extend ako ng until May 17. So, pero ang ticket lang naman kasi namin, guys, hanggang March. Ayan. At malapit na rin ang aming uwi. So, March 16. So, ano ko lang, guys, nagpapasalamat lang ko sa lahat ng kahit papaano ay nagkaroon kayo ng time sa akin, na binisita ang aking channel, na samantalang ako ay hindi nakakabisita din sa inyo. Kasi, guys, especially in Philippines, guys, napakahirap ng aking internet, lalo nang nandun ako sa Bukid. Kasi, speaking of Bukid, nandun kasi, guys, si Papang. Doon siya tumira, doon siya nagusto sa tahimik na lugar, at meron din mga music doon. Ayun niya rin yan, guys, na gusto na ang papa ko ay sa tahimik na lugar. Kaya doon siya, syempre, as a daughter, followers your papa, di ba? Kahit na meron siyang malaking bahay, meron siyang malaking kung ano-ano pa man, guys, ay doon ko siya sinundang kung saan siya nandoon. Kaya, Pang, I love you very much, at nakaya ko rin sa iyo, nakaya ko rin na magstay sa malamig, at yun na nga, malamig dyan dahil ulan day and night, the whole month ay na ulan ng ulan, talagang mabasa at nilamig ako. Pasalamat lang ako sa Diyos, guys, na nagkaroon ako ng medyo on the last few days doon, nagkaroon ako ng medyo masama ang aking pakiramdam, pero okay na rin naman ako ngayon. Kasi nga doon, everyday ulan, day and night maulan, malamig, nilamig ako, kahit na masasabi kong naliligo ako sa ice bath doon sa Germany, kung saan ako nagstay, kung saan ako namumuhay kasama ng mga aking anak, ay parang hindi ko pa rin. Pero nakaya ko ng 1 month. For the last few days na lang, medyo sumama ang aking pakiramdam, pero okay na ngayon ako, guys, kasi nandito na naman ako sa mainit at sa dagat. Yun, guys. For the last ko nga doon sa kung saan man si Papa, na sa dagat ako, yun ang last day ko doon. Stay kami doon. 1 day lang. May dagat, pero malakas pa rin ang hangin, guys, sa Rojas. Bye-bye. So, thank you very much. Miglab siya sa Rojas. Bye-bye dyan. At thank you very much. Jusilin Uyamot, thank you very much sa pag-sali sa aking vlog. At marami akong, pati sa anak mo na si Nunoy, at marami akong na kasama ko kayo sa aking pagbibideo. Thank you very much, guys. At ayan, at si Hubie ay nandoon, naliligo na, sana siya. Ayun, guys, sa likod ko, at naliligo, at hindi nyo makikita. At ako'y naglakad lang kanina, at nag-jogging lang si Hubie, at ako'y naglalakad, at ayan, ako, nandito ako nagdaldal, and thank you very, very much sa inyong laging pagsusubaybay sa akin, at yun nga lang, guys, go lang tayo at suportahan, at maraming salamat. So, see you next week, the place where I am. English mo, guys. So, thank you very much, and bye-bye!